Kian Nation. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ang kinaroroonan ni Jovelyn Galieno, ang 22-year-old na working student na dalaga na nawala sa Robinson's Mall, Palawan noong 5 ng Agosto taong 2022. Palaisipan pa rin sa mga otoridad at sa pamilya ng dalaga kung ano nga ba ang nangyayari at bakit hindi na ito nakauwi pa sa kanilang bahay. Base sa pinakabagong report na inilabas ng Puerto Princesa PNP, natukoy na daw nila ang posibleng sasakyan na sumundo o di kaya naman ay kumidnap sa dalaga. Narito ang mga bagong updates sa misteryosong kaso ng pagkawala ni Jovelyn Galieno. Pero bago yan naman, mag-subscribe ka na sa ating channel para sa araw-araw na video na katulad nito. Kian Nation, sa pagpapatuloy ng ating pagtutok sa misteryosong kaso ng pagkawala ni Jovelyn Galieno, iba't ibang mga impormasyon, opinyon at espekulasyon ang naglabasan sa ngayon. Ang babaeng ito ay hindi na matagpuan simula pa noong August 5, 2022. Maging ang urban legend nga tungkol sa taong ahas na nasa loob di umano ng Robinson's Mall ay muli ngang nabuhay dahil sa pagkawalang ito ng dalaga sa shopping mall. So ngayon nga ay 11 araw nang nawawala ang dalaga, kaya naman marami ang patuloy na umaasa na isang araw ay matatagpuan ito at makakauwi ng ligtas sa kanilang bahay. May mga fortune teller naman ang naglakas ng loob na maglabas ng kanilang mga hula o readings sa posibleng kinaroroonan daw ni Galieno. Isa nga sa mga ito ang nag-trending pa. Ito ay ang post sa Facebook ng netizen na si Jassy Dagasdas. Ayon sa kanya, malaki ang posibilidad na patay na ang nawawalang babae at maaaring matatagpuan ang katawan nito sa isang lugar na malapit sa anyong tubig. Maaaring kakilala o manliligaw di umano ng babae ang suspect sa pagkawala nito at sinasabing may malakas na impluwensya sa kanilang lugar. Dahil marami ang mga taong nakatutok sa kaso na ito, iba't iba ang naging interpretasyon ng mga tao based sa hulang ito na nag-viral sa Facebook. Sa programa ni Senator Raffy Tulfo, isa-isang binanata ni Idol ang mga opisyalis na humahawak sa kaso na ito. Sa totoo lang, marami kasing nababagalan sa pag-usad ng kaso. Pakiramdam ba ng marami ay tila ba nagkakaroon ng manipulasyon at tila ba pilit na itinatago ang katotohanan? Hindi rin nakaligtas ang Robinson's Mall sa pagkadismaya ni Idol Raffy dahil sa simula ay mayroon ngang lack of cooperation mula sa pamunuan ng nasabing shopping mall. Umabot na rin ang kaso na ito sa programang Kapuso Mo Jessica Soho o KMJS ng barikang host na si Miss Jessica Soho, pero maging sila ay wala pa rin sagot sa kinaroroonan ng dalaga. Dito nga ay naging emosyonal ang pamilya at mga kaibigan ni Jovelyn dahil sa matagal na nitong pagkawala. Nagkaroon din ng mini rally ang mga ito kasama ang ilang concerned citizen at ang mga miyembro ng simbahan sa labas ng Robinson's Palawan upang magsagawa ng prayer vigil. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon, naniniwala ang mga pulis na nakalabas ng establishmento ang dalaga at posibleng may isang sedan na sasakyan ang sumundo o posibleng kumidnap kay Jovelyn Galieno na makalabas ito sa mall after ng shift nito. Base kasi sa latest copy ng CCTV, makikita na tila ba patungo sa entrance exit ang babae, pero bigo pa rin naman silang magpakita ng ebidensya na totoong nakalabas na nga ng Robinson's Mall ang dalagang ito. Sa ngayon ay tikom pa rin ang bibig ng kapulisan tungkol sa mga bagong updates tungkol dito.
Sa ngayon ay iniimbestigan na rin nila ang mga paliparan at ang mga pier sa pag-asang makakakuha sila ng lead upang maresolba ang kasong ito. Ilang mga netizen naman ang sinubukang i-locate ang babae gamit ang Google Maps. Iba-iba mga conspiracy theories at mga espekulasyon ang mababasa natin sa social media. Dahil sa issue na kinakaharap ng Robinson's Mall sa pagkawala ni Jovelyn Galliano, nagre-reklamo naman ang ibang mga tenants ng mall sapagkat halos wala na nga silang kinikita sa araw-araw. Halos wala na kasing pumupunta rito dahil sa takot na baka mangyayari sa kanila ang nangyari sa dalaga. Sa ilang post nga ng mga netizens, makikita ang loob at labas ng shopping malls na halos walang katao-tao. Reklamo ng isang tenant, halos ma-zero na nga sila sa isang araw kaya naman lugi na talaga ang kanilang mga negosyo. Marami naman sa mga netizens ang isinisisi sa Robinson's Mall ang epektong ito dahil kung nung simula daw ay nakipag-ugnayan sila sa kapulisan, baka hindi na raw aabot sa ganito ang mga pangyayari. Nasaan na nga ba si Jovelyn Galliano? Buhay pa kaya ang babaeng ito? Totoo bang posibleng mayroong kumidnap o sumundo sa kanya after ng trabaho nito? Ilan lang yan sa mga malalaking katanungan na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Ang tanging dalangin na lang nating lahat ay sana'y matagpuan ang babae at sana ay maayos pa rin ang kanyang kalagayan. Kian Nation, ano sa tingin mo ang posibleng nangyari kay Jovelyn? Ito ba ay tungkol sa isang love triangle? Ito ba ay tungkol sa pagkidnap? Ito ba ay tungkol sa urban legend? Well, only time will tell, Kian Nation. Kung kayo naman ay mayroong impormasyon na sa tingin nyo ay makatutulong sa paghahanap kay Jovelyn Galliano, maaari kayong tumawag sa numero na ipa-flash natin sa ating screen. Until our next video, maraming salamat sa panonood at patuloy na pagsuporta. Kian Nation.